Ito raw pa lang sa Bacolod, ha, bago dumating doon sila Vice President Lenny Robredo, yung mga lalahok doon sa rally, yung dadalo na mga mamamayan, ang ginagawa no, nag-uusap-usap sila para kumuha ng sasakyan, rerentahan, para makapunta sila doon sa pagdarausan. E isipin ninyo, biglang-bigla, ngayong araw, kinansila lahat ng mga kausap nila. At pati yung mga bumibiyahe, ha? Yung mga bumibiyaheng public transport, eh hindi ho pinayagan nga na makabiyahe ngayong araw. O isipin mo, para i-discaril, hindi ba? Yung pong rally, para yung mga tao sa akala nila ay tatamarin, hindi na pupunta ron dahil malayo lalakarin. Pero hindi po eh. Naglakad po yung mga tao eh, na walang masakyan. Nagpunta ron. O, ganyan-ganyan yung ginawa dito sa Cavite nitong si Bonjing Rimulya. Natawa ko nung mapanood ko yung interview sa kanya ni Carmina Constantino sa isang television. Aba, yung mga kaibigan, ang kwentong kulangot nitong si itong taong ito, abogadong naturingan, ha? Ginagawa ba ng abogado yan? Puro paratang, ha? Walang pinagbabasihan, hinahanapan siya ng basihan. Ang ginagamit niyang ebidensya, sarili niya. Mga kaibigan, nagpunta raw siya mismo. Ito sabi niya, nagpuntaan niya ako mismo dun eh. Ako mismo nakakita eh. Ang tanong ito eh, ba't ka nagpupunta ron? Ano yun, minamatyagan mo? Ha? Ano ka, naniniktik? Trabaho ba ng politiko yan, maniktik? Di ba? Di ba, dapat sana utusan mo yung kamukha nung ginawa nyo, pinahuli nyo yung mga tao ron, di ba? Oh, na pinaparatangan ninyong mga komunista, mga kaibigan, para takutin na yung mga supporter ni Vice President Robredo na hindi na sumali, hindi na lumahok, at eventually matakot iboto si Vice President. Habang ginagawa ninyo yan, lalong nag-aalab ang damdamin ng mga mamamayan. Eh kanina ho eh, meron akong binibilhan ng namamalengke ko doon sa palengke. Mga kaibigan, suki, may suki tayong binibilan. Hindi man ako kilala niya, pero kilala niya na ako sa muka. O, mga kaibigan, eh, pag ginagawa ko nung nagkaroon na ng lockdown, hindi na ako makapunta ng palengke. Kasi pag pupunta ako ng palengke, ang dami kong suot. Meron akong gloves na plastic, pati pa ako, sinusuotan ko ng supot na plastic, balot na balot ako eh, mga kaibigan, pagpupunta ng palengke. Eh, nung matindi na yung COVID, at saka tayo dumaan sa operasyon, di ba? O, hindi na ako na pupunta ng palengke, namamalengke kasi ako. Eh, ngayon, ino-order ko na lang yan dun sa suki ko, mabuti na lamang nakuha ko yung number. O, mas malapit pa sa bahay namin, so ino-order ko na lang. At pini-pick up na lang. Kanina, nagpunta na naman ako doon para pick upin yung aking in-order na pamalengke. Eh, sabi ko eh, sino ba iboboto natin? Eh, sabi nung tao, natakot pa eh. Nung una, nag-aalanganin. Ayaw niya sabihin kung sino iboboto niya. Eh, sabi, kayo ba sino iboboto nyo? Eh, sabi ko, wala naman mapipili dyan eh. Dapat kako ang iboto dyan, eh si Robredo. Ha? Ganun pa eh. Siguro nag-iisip, baka mamaya hindi totoo sinasabi nito, di ba? Tinuro ko, ayun oh, meron siyang notebook, ang takip, kulay pink. Pagkatapos sabi ko, ayun oh, bakit ka meron pink? Sabi ko, Robredo ka ba? Dapat Robredo kako. Tapos sabi nung babae, nung suki ko, sabi niya, napilitan na siyang sabihin, di ba?
Oo, no? Robredo nga eh. Ayan, oo. Tinuro sa akin, hindi ko napansin eh. Ang daming parol, kulay pink. Mga kaibigan, no? Natatakot eh, nag-aalanganin lang eh. Kaya sabi ko sa inyo, parang bulkan ito, ha? Habang papalapit ang eleksyon, ha? Sasabog na parang bulkan ang tao at maglalabasan yan, mga kaibigan. Hindi, ito pa lang nga ngayon, di ba pinagtatanggal na yung tarpaulin eh. Eh pero habang ginagawa nila yan, nakapag-iisip lalo ang tao, hindi ba? Makapag-iisip eh, ba't nilang ginagawa ito? Kala ko ba malakas kayo, di ba? O eh bakit nyo tatanggalin pati tarpaulin na nakakabit naman sa pribado, pinagdidiskitahan ninyo, di ba? O mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Happy birthday, Sir Percy! Maraming maraming salamat sa pagdadasal at sa suporta ninyo para sa akin at sa mga advokasiyang sinusulong natin. Kahit hindi pa rin tayo nakakabalik sa mga nakasanayang birthday celebrations, sigurado akong masaya at punong-puno ng pagmamahal ang araw na ito as friends and family shower you with love. Dasal ko na lagi kang nasa mabuting kalagayan and that you have many more happy birthdays in the years ahead. Ingat lagi! Happy birthday ulit! Sana po ay mag-enjoy kayo ng inyong celebration, kapiling ang inyong pamilya at mga kaibigan. Papasalamat din po ako sa patuloy na inyong suporta sa amin, lalo na po dito po sa ating kampanya. At doon din po sa inyong makabuluhang serbisyo publiko at matatapang pero makatotohanang komentaryo. Ito po ay talagang sinusubaybayan ng ating mga kababayan. Kaya ang birthday wish ko po sa inyo ay sana lalo pang dumami ang inyong napakarami ng followers all over the world. Kaya more power po sa inyo, Kapersi. Alam nyo, kanina naputol yung sinasabi ko. Tayo, nagsasalita sa radyo. Pero kaiba ho yung pag ikaw ay nagsasalita sa harap ng tao. Yung magsasalita ka, di ba? May mga makikinig sa yung tao live. Yung hindi sa pamamagitan ng radyo or telebisyon, mga kaibigan. Ano yan eh? Itong visual, di ba? Itong visual, nakikita na tayo ngayon. Di katulad nung araw, napapakinggan mo lang ang radyo, hindi mo nakikita yung mga nagsasalita. Eh karamihan pa naman sa nagsasalita sa radyo ang papangit, mga kaibigan. Kaya ngayon eh, pag nakita nung iba-iba, nadidismaya. Naalala ko tuloy ito si Rowena Nagwanson, sabi niya, bobo to, baka isa pangit. hindi raw. Ngayon, iba ho yung broadcasting sa public speaking. Magkaiba yan eh. Kaya ako, humahanga dun sa mga taong ganun yung magaling. Si Ninoy, naku, ang galing. Mga kaibigan, public speaking. Ang galing ni Ninoy Aquino, mga kaibigan. Ha? Napanood naman ninyo, di ba? Walang hindi nauutal, hindi dire-direcho. Pag hinanay niya yung kanyang talumpati, sisimulan ka sa isang panahon, talagang hanay eh. Sunod-sunod eh, mga kaibigan eh. Yung sequence of events pagka nag-deliver ng talumpati. Yung ganun din, yung kay Rowena Guanzon, magaling din yun sa pagdating sa public speaking, magaling pala siya. Mga kaibigan, hanga ako. Iba ho kasi, ako hindi ko kaya yun eh. Patatayuin mo ako sa entablado. Ha?
Hindi ko ano yun eh. Dati nga nahihiya tayong nakikita tayo dito sa television. Ay, yan ba yun? Ang pangit naman yan. Di ba? Mga sabi ko nga eh. Nung una, nag-aatubili ako kasi nung umpisahan, nung nandun ako sa malaking himpilan, alam ba ninyo ako nagpasimula ng live streaming doon sa public affairs, yung video streaming. Kasi meron tayong mga taga-subaybay sa Amerika na nakakapakinig ng audio streaming. Audio lang, nagsimula audio streaming eh. Wala pang video. Mga kaibigan, so napapakinggan ka rin nila. Lahat ng maraming istasyon na merong audio streaming, kaya napapakinggan sa ibang bansa. Sa bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Bigang nagmamahal sa'yo. Bueno, ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Sal Panelo! Nang yaman, akito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-abit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-abit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na